Bakit ka mahirap? Kamusta? Ngayon ay ituturo ko sa inyo paano gumawa ng clone sa isang video gamit ang KineMaster at iba pang video tricks at effects gamit ito. Una ay kailangan natin ng dalawang video na may iisang background sa left side at right side na iisa lang ang MC. Para magawa ito, kailangan natin ng tripod or gorilla pad or kahit anong pwedeng paglagyan para makapag-captured ng steady shots. Katulad ng ginawa ko, tinali ko ito sa kahoy dahil cellphone lang naman ang gamit ko at wala ako namang kagamitang katulad nito. Pag nagawa na ang dalawang video, simulan na natin ang pag-edit sa KineMaster. Click natin ang media para i-load ang video 1. Layer at media naman para i-load ang video 2. Click natin ang video 2 para i-apply ang split screen. At i-adjust ito sa tamang distansya na hindi magdidikit ang dalawang karakter sa iyong video. Click video 2. Click trim. Trim to left of playhead. Click video 1. Click trim. Trim to left of playhead. Trim yung tools na ginagamit para alisin yung mga unnecessary clip sa project. Ginamit ko rin ang trim para i-adjust ang dalawang video para magkaroon ito ng conversation, para magkaroon ng connection ang dalawang video at maging isa. Trim natin uli ang video para magkaroon ng magandang ending. Click trim, trim to right of playhead. Video 2, click trim, trim to right of playhead. Click share para i-export ang project. Pag na-export na ang project, i-load uli natin ito. At i-edit naman para ilagay ang mga effects. Lagyan natin siya ng dalawang bar sa taas at baba, katulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula. Click split screen at i-adjust ito sa tamang sukat. I-adjust din natin ito hanggang sa dulo ng clip. Click duplicate para sa pangalawang bar sa ibaba. Click layer, media, para sa additional effects or custom text na ilalagay mo sa iyong video. Sa akin, gumawa na ako ng custom text para sa aking YouTube channel na Sabrina TV. I-adjust din natin ang custom text hanggang dulo upang makita ito sa clip. Click naman natin ang susi para sa animation ng custom text. Lagyan natin ng marking kung saan magsisimula ang animation. Pindutin ang circle plus para lagyan ito ng palatandaan. Ang mga marking na ito, ito ang magsisilbing animation or motion tracking ng layer na linalagyan mo ng effects. Pwede mo rin itong gamitin sa effects ng paglipad, paggawa ng portal, at iba-iba pang mga effects na pinapagalaw ang layer. Play natin para makita ang animation na pumupunta sa upper right corner. Yan. Ganyan ang motion tracking. Ngayon naman, gawin natin ang color grading.
i-click natin ang color filter para sa mga default na kulay na pwedeng pagpilian sa KineMaster. Adjustment naman para sa contrast kulay ng video. Pagkatapos naman ito ay ilagay natin ang mga green screen effect katulad ng mga subscribe button or mga effects na ginagamitan ng chroma key. Pwede kayo mag-download nito sa internet, search lang sa Google o sa YouTube. May mga link doon para sa mga effects. Download lang kayo ng gusto nyo. Pwede rin ako mag-provide ng mga ginamit kong clips or effects dito sa video ko para pwede nyo rin magamit. Share ko na rin sa inyo. Click nyo yung chroma key, tapos enable nyo lang. Tapos okay na yung effects niya. Lalabas na yung subscribe button with animation. Comment down below pala para sa mga katanungan nyo. At baka may, pag may oras ako sagutin ko. At like nyo na rin. At share yung video kung nagustuhan nyo. Tsaka click nyo na rin yung subscribe.